Every element in an HTML document is a box. So whether it be paragraph, heading, image, o kahit ano man pang element na nasa web page ninyo is meron siyang corresponding box. At yung box na yun is nagre-represent kung paano ma-i-layout yung isang element dun sa web page natin. So kung titingnan natin ito yung tinatawag nating box model sa HTML. So, kung mapapansin ninyo, is hindi lang siya basta content. Yung makikita nyong content is yung nasa bandang loob, yung kulay pink. So, dyan nakalagay yung possible content ng HTML element natin. So, take for example, kung meron tayong paragraph, yung content is probably yung character na nasa loob or yung string na nasa loob ng paragraph na yun. Pero hindi lang yun yung content ng box. Kasi we also need to consider padding. Ano ba yung padding? So, yung padding is ito yung distance, ito yung space between the content and the border. So, ano naman yung border? Ito yung border is ito yung box na pwede nating lagyan ng kulay. Okay? So, ito yung pwede nating dash para siya yung frame. And yung frame naman, yung border natin, is napapalibutan siya ng margin. Ano naman yung ibig sabihin ng margin? So yung margin naman ay ito naman yung distance between the border and the other HTML element na nandun sa webpage ninyo. So yung simple explanation kung ano yung ibig sabihin ng box model. So subukan natin yung tingnan sa code and let's run it into the browser para mas maintindihan natin ng mas maayos. Okay, so let me just open Visual Studio Code in my web browser to further discuss this box model. Okay, so I have here my Visual Studio Code to the left and my Google Chrome to the right. So what we are looking at is a simple web page. So bago tayo mag-discuss is let's talk about the content of this web page. So meron lang siyang isang heading. Tapos meron siyang div, ang ID nung div na yun ay box. Tapos meron siyang content, at ang content ay merong ID na content. And sa loob ng content is meron siyang random text, meron siyang lorem na nakalagay dito. Okay? So dito sa bandang taas is I already put some CSS rules na nakalagay dito. So may mga declaration na tayo. Kaya kung mapapansin ninyo, meron na rin konting design yung webpage natin. Okay? So, first things first is, since we're talking about box model, kung mapapansin ninyo, is merong space dito, simula dito hanggang dito, di ba? Kung mapapansin nyo, meron siyang space. So, hindi siya nakadikit talaga dito sa ano natin, sa border nitong browser natin. So, paano yun nangyari? So, para makita natin yan, subukan natin inspect yung element. So, right-click lang, tapos inspect element para makita natin yung Chrome Developer Tool. So, close natin to. And then, ang gagawin natin, is subukan natin tingnan kung nasaan ba yung to. Okay. Yan. Tastasan natin ng konti yung Chrome Developer Tool natin para makita natin masyado. Okay. Now, kung mapapansin ninyo dito sa Chrome Developer Tools is nakikita natin yung ano, yung CSS ruling. So, kagaya dito sa body is meron siyang border color na gray. Tapos, na makikita natin dito na dineclare natin siya dito sa box model before kasi nasa loob siya ng HTML content. Kaya lang kung mapapansin ninyo, pag click natin yung body dito, click natin yung body ah. Meron kayo dito makikitang design. Meron kayo dito makikitang CSS ruling. Ang mapapansin ninyo ditong CSS ruling is automatic meron siyang nakalagay na margin na 8 pixel. So hindi natin 'to nilagay default ito doon sa browser. Kaya kung mapapansin ninyo, user agent style sheet. So ibig sabihin, yung browser ang maglagay nito. So subukan natin siyang i-override. So, kapag in-override natin yan, so, ang gagawin natin is, ilalagay lang natin is margin is 0. So, tatanggalin natin siya. Kapag ginawa natin yun, edi, kung mapapansin ninyo, ang nangyari is, nawala na yung space, nawala na yung margin between the content and
the border of the browser natin. So, yun yung nangyari. And kung makapansin ninyo, dito is na overwrite na rin ito. Yung sa user agent is napalitan na. So, another thing, bago tayo magdiretso is let's talk about the Chrome Developer Tool. So, kapag nag-search tayo kapag nag-click tayo ng element, ang makapansin nyo is meron siyang, may makikita kayong ganitong itsura. Nakikita nyo dito yung browser mo, yung box model natin. At kapag hinighlight natin siya isa-isa, makikita ninyo kung ano yung selected. So, ito yung body ang ano natin, ha? Kaya ang content ng body ay, nung clinic yung content, kung makikita nyo sa taas, lahat nung element na nasa loob ng body selected. So, kasama dyan yung heading, tapos yung dalawang div. Diba? So, yung div ID na box, tapos yung div ID na content is highlighted siya lahat kasi ito yung content ng body natin. So, padding is hindi natin nakikita kasi hindi tayo nag-specify and border is hindi natin makikita. Tapos yung margin, since zero na nga natin siya, hindi na natin siya makikita. Okay? Now, punta na tayo dun sa sunod. Kung mapapansin ninyo dito, I have two divs, diba? So, ito, yung content is child nitong box. Okay? And kung makikita ninyo, yung content is nilagyan natin ng background color na aqua. Tapos yung box, yung container nitong content is nilagyan natin ng kulay blue. Kaya lang ang problema is hindi natin nakikita yung kulay blue. So, nasaan yung kulay blue? Bakit hindi siya naglabas? So, the reason for this is since itong ang div ay pinipill out lang niya yung laman ng box, okay, yung div, ibig sabihin, napapatungan nitong content yung box natin. So, ibig sabihin, kung ano yung size nitong content na to, is ito rin yung size ng box. Kaya kung mapapansin ninyo, wala kayo diyang makikitang background color na blue. So, subukan natin yun para paano ba natin yung gagawa. So, para magawa natin yun, pwede tayo mag-specify, para makita natin, pwede muna tayo mag-specify ng padding. Okay. So, yung padding, kung sasabi ko yung uulitin ko sa inyo kanina, is ito yung distance between the content and the border. So, ibig sabihin, ito yung pagitan ng border and nung content natin. So, from content, tapos yung border nung box, ang mangyayari is lalagyan natin siya ng konting space. So, pwede natin gawin to. 10 pixel, 10 px, 10 px, 10 px, 10 px. Okay. So, ang ibig sabihin niyan is 10 pixels sa top, 10 pixels sa right, 10 pixels sa bottom, tapos 10 pixels sa left. So, top, right, bottom, left. Top, right, bottom, left. So, ganito yung arrangement. So, kapag nirun natin yan, kapag nirefresh natin, kung mapapansin ninyo, since meron ng space, okay, so makikita na natin yung color blue. Okay. So, kung mapapansin ninyo, pwede tayo mag-specify dito ng isang value lang. Merong shortcut na tinatawag dyan. Okay. So, kapag ginawa nyo yung 10 pixel, ibig sabihin lahat ng side is 10 pixel lang. 10 pixel yung makukuha niya. Okay. Pero kung apat, ibig sabihin, nag-specify tayo ng value dun sa top, right, bottom, tapos left nung padding niya. Now, subukan na rin natin lagyan ng border. So, pwede natin siyang lagyan ng border. So, yung border is yung frame natin, di ba? So, ang gagawin natin is solid. Tapos, lagyan natin ng color. Lagyan natin ng black. Tapos, black. Tapos, I think ang mauuna dito is yung pixel. Lagyan natin ng, sabihin natin, 5 pixel. Okay? So, sa border, ini-specify muna yung pixel. Sunod yung style. So, pwede ditong yung dashed. Pero in our case, gamitin na lang natin na solid. Tapos yung black. Kapag sinave natin yan, na magiging itsura niyan ay ganito. So, meron na siyang border. Now, subukan natin siyang dagdagan. Lagyan na rin natin siya ng margin. Okay. So, yung margin, kung titingnan natin ay sabihin natin, lagyan na lang natin ng margin na 20 pixel. So, sinorkat ko na lang. So, all side is magkakaroon ng 20 pixel na margin. Pag nirefresh natin yan, kung mapapansin nyo, is nag-move na. Okay? Ito. So, merong margin dito. Hindi lang natin nakikita kasi wala siyang nasa baba. Pero meron ding margin dito. Tapos meron ding margin dito sa bandang taas. Okay?
So, yun yung box model natin. So, na-specify niyata yung padding, yung border, tapos yung margin as content. Now, subukan natin rin siyang lagyan ng width. Tigyan natin siya ng rule. Okay. So, pag nilagay natin yung width, sabihin natin 100 pixel yan. Pag ni-refresh natin siya, kung mapapansin ninyo, oops, 100 px. So, huwag kalimutan yung px. Para ma-specify natin yung pixel. Magiging ganito siya. Okay? So, 100 pixel siya. So, kung mapapansin ninyo, kahit na 100 pixel lang siya, since block level element siya, itong lahat nung nakalagay dito ay hindi na nalagyan ng content. Kasi nga, block level siya. Block element siya, hindi siya inline. So, ino-occupy niya yung buong space nung row kung saan siya nakalagay. So, yun yung block level element kung natatandaan niyo. So, tingnan natin ito. Inspect natin siya dito sa browser. Kung titingnan natin ito, ang kukunin natin is itong box. Ito yung dinidesign na natin eh. And dun sa Chrome Developer Tools, makikita ninyo na ang content niya ay 100 by 360. So, 100 kasi in-specify natin yung 100. Tapos, 360 kasi nga, automatic nag-adjust yung height, di ba? Nung nagbaba na yung mga text na nandun sa content natin. So, kapag binago natin to, subukan natin itong gawin natin 200. Tapos, refresh natin. Kung mapapansin ninyo is, nagbago din yung height. So, from kanina, ngayon is 160 na siya. Okay? Tapos, naka-specify din dito yung dineclare natin na box element. Take for example, yung padding is nakalagay dyan yung 10, di ba? Yung border is 5, tapos yung margin is 20. Okay? So, ngayon, titingnan natin. Ang tanong dito is, yung bang size talaga ng element natin is talaga bang 200 pixel siya? Kung mapapansin ninyo, at you'll know the answer probably already is hindi. Kasi ang in-specify natin dun sa width is yung width ng element. Ay, yung width ng content, hindi yung width ng element. Kasi kung mangyayari na ganito, nilagyan natin ng 200 yung width ng content, meron pa tayong i-add na 10, tapos 10, so magiging 220 na siya, kasi nga, naglagay tayo ng padding, plus 5, magiging 230 na siya, kasi nga, meron pa tayong nilagay na border. Tapos, meron pa tayong additional na idadagdag na tig 20 kasi nga nag-specify din tayo ng margin. So, kung mapapansin ninyo, hindi talaga siya yung actual size ng element natin. So, pag naglagay tayo ng width, ang ina-specify natin is yung width ng content, hindi yung width ng element. So, medyo mahirap yun i-plot kung sakali man na gumagawa tayo ng isang design na napaka-critical with regards to sizing of element. Okay? So, paano natin yung gagawin? Is there any workaround? So, actually, merong workaround sa CSS3. Sa CSS3, pwede tayong mag-specify ng tinatawag natin na workbox sizing. Okay? Tapos, ang value ng box sizing natin is border box. So, sa border box, ang ginagawa niya is yung width natin is ini-specify natin dun sa mismong size ng element. So, tingnan natin ha. Kapag ginawa natin, na-specify na natin na ang box sizing niya is border box. So, ibig sabihin, ang mismong size ng element is 200 pixel. Subukan natin yung i-refresh. Pag ginawa natin yun, kung mapapansin ninyo dito sa bandang baba, naging 170 na siya. So, 170 plus 20 plus 5 is magiging 10 na yung element niya. Ah, magiging 200 na siya. Okay? Kasi yun yung box niya. Okay? So, sa mga frameworks such as yung Bootstrap, if you're familiar with Bootstrap or narinig nyo na siya. So, ang ginagamit nila is box, border box. So, as opposed, yung default is yung tinatawag nating content box. So, content box, ang ginagawa ng content box is ang ine-specify niya sa width is yung content ng element. Okay?
So, yung border box is ito yung border mismo. Starting from the border, yung kinukuha niya, yung nilalagyan niya ng ano, nilalagyan niya ng width. So, hindi lang yung content. Okay. Pag nirefresh natin yon, we are sure that starting from the border hanggang dun sa content, kahit may padding man tayo or kahit gaano kakapal yung border natin, subukan natin kapalan, gawin natin itong 10. And take note, 170 yung ano natin, ah, yung size ng content. Kapag nirefresh natin siya, makabawasan siya ng 10 ulit. Kasi nga, nadagdagan yung border natin. So, yan yung pwede natin gawin with regards to sizing and putting some widths on our element para mas may control tayo. Now that we discuss box sizing, we already know the usage and how useful it is for us to lay out our elements in our web page. So, ang maganda is dapat magamit natin siya sa lahat ng element natin, di ba? Kasi nga, para mas madali natin siyang ma-specify yung width ng bawat element natin. So, paano natin gagawin? So, hindi naman pwede natin ilagay yung property na box sizing sa lahat ng gagawin nating element. So, saan natin siya pwedeng ilagay? So, one of the option na pwede nyo sigurong sabihin is pwede natin siyang ilagay dun sa body. Kasi body is the top level element natin. So, kung mapapansin niyo at matatandaan nyo, yung body ang nagkukontrol at nagko-contain ng lahat ng visible content. So, pwede natin siyang ilagay sa body. Kasi nga, dun sa previous lesson natin, na-discuss natin na ang CSS is merong tinatawag na inheritance property. Kung ano yung in-specify natin dun sa body, dun sa top level element is supposed to be ma-inherit ng mga underlying element na nasa loob niya. So, subukan natin yung box sizing kung nangyayari. Kapag nirefresh natin yun, kung mapapansin nyo is nagbalik siya dun sa box content. Diba? So, bakit ganun yung nangyari? So, kasi yung box sizing is one of the rule na hindi sinasama sa inheritance ng CSS. Okay? So, hindi natin siya pwedeng basta ilagay dun sa top level element tapos ma-occupy na siya ng lahat. So, paano yung mangyayari? So, ang pwede natin gawin is dapat pwede tayong mag-specify ng ganito. Okay? Pwede tayong magkuha ng star selector. Okay? Kung familiar kayo sa SQL, sa Structured Query Language, ang ibig sabihin ng star or select asterisk is everything, di ba? Select all. So, ibig sabihin ng selector na star is we're going to select all the elements sa loob ng web browser natin and pwede na natin specify yung border box. So, kapag sinave natin to, kapag nirefresh natin, so babalik na uli siya dun sa border box. Okay? So, sa lahat ng element na ilalagay natin at gano'n pa man yun kadami, since nag-specify na tayo ng star element, is magiging ano na siya, border box. Hindi na siya yung magiging default na content box. Okay? Now, subukan natin naman i-explain ng maayos. Subukan natin gamitin yung margin at kung paano natin siya madidetermine ng maayos. So, yung margin, kung sila ay ito na lang para mas madali, take my word to it na lang at i-discuss din naman natin siya sa sunod. So, kapag magkatabi yung element natin, so imagine, meron ditong element to the left at meron ditong element to the right. At sabihin natin sila ay merong 20 pixel na margin, sabihin natin meron siyang 20 pixel na margin dito, tapos yung nasa kabilang element is 20 pixel din. So, yung margin ng dalawa is cumulative. Ibig sabihin, magsasama. So, the distance between the border, this border, up to the second border, is 40. Kasi nga, yung margin nito, so imagine natin ito, may margin nito na 20, tapos yung second element is may margin na 20 uli. So, magsasama yung dalawang yon. So, the distance will occupy 40 pixel kasi magsasama yung dalawa. Magpag-plus natin yung dalawa. So, yun yung mangyayari kapag ang margin is nangyari from left to right. So, paano naman yung top to bottom? So, sa top to bottom naman, so, ang mangyayari dun is kung sino yung mas malaki, yun yung mas nananalo. So, for example, meron tayong
20 pixel dun sa top, tapos dito naman, yung top nito is 20 pixel, tapos yung bottom nito is 30 pixel. Ibig sabihin, ang mananalo is yung nandun sa yung may mataas na border. So, paano natin gagawin? So, ang pwede natin gawin para ma-specify natin, for example, ito, yung H2 natin, di ba? Meron siyang margin bottom na 30. So, tanggalin na natin ito. Subukan natin, tanggalan natin siya ng margin. So, wala siyang margin. Ngayon, ang specify ko na lang para mas specific is gagawin ko na lang siya ng margin top. Okay. Margin top. Kung mapapansin ninyo, dito sa ano natin, sa element natin is ang dinidesignan ko is itong may ID na box. Tapos yung nasa taas niya is yung box model na H1. Tapos ito naman yon yung board, yung ano niya, yung bottom niya is meron ng margin na 30 pixel. So, ang gagawin ko, subukan natin gawing 20 px. So, yan. So, ito yung margin top. So, dito yan banda nitong div natin. So, kapag nirefresh natin yan, ang mangyayari dyan is, walang mangyayari. Kasi, syempre, panalo yung margin bottom nitong H1. So, 30 pixel siya. So, kapag tinaasan natin ng konti ito, sabihin natin 50, tsaka pa lang yan magbabago. Kasi nga, ang mananalo na is itong margin top. So, itong margin top na to, kung mapapansin ninyo, is ito na yun. Ito yung margin na nitong ano, div natin na merong ID na box. So, ito is na-override na. Hindi na to nanalo. Okay? So, yun yung margin natin. So, ulitin lang natin just a quick review. Yung margin, kapag siya ay nasa left to right, pinagpa-plus yung margin na yun. Samantalang naman, kapag top to bottom, ang nangyayari is kung alin yung mas malaking width, yun yung nananalo. Okay? So, tingnan naman natin to. Bakit meron pa rin space ito na nandun sa taas? Diba? Okay? May space pa rin siya. Kung titingnan natin siya, ang gagawin natin ay, tingnan natin dito ah. Diba ang ginawa natin dun sa body is yung margin niya is tinanggal na natin. Ginawa na natin siyang zero. So, through inheritance property, supposed to be lahat ng mga nasa ibaba niya, magsa-start yung margin sa zero. Pero bakit ang nangyari dito sa H1 natin is meron pa rin siyang margin na nasa bandang taas. So, supposed to be, dapat ma-flush na to dun sa taas. Ibig sabihin, nakadikit na to dito. Pero, kung mapapansin ninyo, meron pa rin space. Hindi naman tayo naglagay dito ng specific margin. Kasi nga, yung nilagyan lang naman natin is yung 30. So, tingnan natin kung nasaan ba yung ano. Kung nasaan yung margin. Okay. Pag sinelect natin yung H1, kung mapapansin ninyo siya, okay. Okay. Selected na yung H1. And then, titingnan natin yung CSS property. Mapapansin ninyo dito na meron pa rin siyang nakalagay na margin. Tingnan nyo ha. May margin pa rin siyang mga nakalagay. Okay? At mapapansin ninyo na nakalagay yan dun sa user agent. Ibig sabihin, default siya dun sa browser. So, ito is na-override nga. Kasi nga, ang pangyayari, ang sinusunod na layout ng CSS is simula dun sa unang na-declare. So, ito yung unang na-declare. Ito yung unang in-execute. And then, pagkatapos nun, tsaka lang in-execute itong nandito. So, paano natin may-specify? Paano natin ito matatanggal? So, gusto ko ito, dapat nakadikit din dun sa bandang taas. Dapat naka-plus siya para mas may control tayo. So, kung meron tayong babaguhin, ay di dapat dito na lang natin siya baguhin. Hindi na tayo dapat reliant dun sa design na binibigay sa atin ng browser. So, knowing na meron na tayong star selector, ay di yung pwede natin gawin is ilagay na lang natin siya dito. So, kapag ginawa natin yun, mapapansin ninyo na nawala na yung space. Okay? So, meron pa tayong isang pwedeng pantanggalin. Aside from margin, is pwede tayo maglagay ng padding para nakadikit na talaga siya. Okay, so gawin natin padding is 0. Kapag ginawa natin yun, so yun, mapapansin natin na ano, nadikit na siya dun sa bandang taas. Okay, so yan yung paggamit ng star selector with regards to designing dito sa CSS. So kapag may nakita kayong star, ibig sabihin nito is lahat ng element is
set yung mga CSS rule na to sa kanila. Okay. Okay, back to our box na dinidesign natin kanina. So, you may be wondering, kung pwede tayo mag-specify ng width, bakit hindi rin tayo mag-specify ng height? Okay, so gagawin natin yun. Kaya lang meron tayong dilemma na kailang isolve. So, paano kung yung width, yung height pala is not enough to cover up the entire element? So, take for example, balik tayo dito sa box natin. Now, kung nandito na tayo sa box, and mapapansin ninyo, automatically, nagbago o yung height niya para ma-occupy lahat ng content na nasa loob niya. Okay? So, tanging 216 siya. So, baka hindi tayo mag-specify ng halimbawa, maglagay na lang tayo ng sabihin natin na ang height niya is sabihin natin na 100px. What will happen kaya kung ganito yung ilagay natin? So, syempre, supposed to be, dapat may mag-give in, di ba? Kasi nga, hindi enough yung size nung box to fit all the content. So, kapag na-refresh natin yun, makikita natin na nag-overlap siya, di ba? Now, subukan natin kung ano mangyayari kapag nilagyan natin ng mga elements sa baba. So, lagay ako dito ng panibagong div. Tapos, lagyan ko siya ng lorem ulit. Lagyan ko siya ng sample text. And kapag nirefresh natin siya, okay. Oops, huwag natin siya palang ilagay dito sa loob ng box kasi ito yung dinidesign natin. So pagkatapos ng box ay ilalagay natin siya. So, kapag na-refresh natin yun, ay kung mapansin niyo is nag-overlap na. Kasi nga ang kino-cover lang ng element natin is yung nasa loob ng box, which is itong ang border natin hanggang doon sa border tapos doon sa margin. So, yung mga susunod na element is supposed to be ipipill up na yung mga open space. So, anong pwede natin gawin sa ganitong klaseng scenario kung meron tayong specify na height and width dun sa element natin? So, actually, one thing we can do is pwede tayong maglagay ng CSS property na overflow. Overflow. So, overflow is specify kung ano yung mangyayari dun sa content na sobra dun sa box natin. So, kapag ginawa natin yung hidden, ang mangyayari is, mawawala na siya. So, mapansin niyo yung sobra is mawawala na. Okay? So, there are other options na pwede tayong ilagay. So, pag nag-delay tayo ng scroll is, magkakaroon siya ng scroll bar. So, yan. Nakita natin na nag-scroll siya. Diba? So, ito, kaya lang, pag nag-delay tayo ng scroll, automatic is, meron na rin din sa baba kahit hindi siya required. So, ano pa yung pwede natin option? Pwede tayong maglagay ng auto. Kung alin lang yung sobra, yun lang yung magkakaroon. So, kapag ginawa natin to, yung bandang kanan lang. Yung vertical scroll bar lang ang pwede natin gawin. Pero, just a warning, ang mga user natin is hate na makakakita ng dalawang scroll bar. So, kung may scroll bar na dito, tapos may scroll bar pa dito, ayaw yun ng majority ng user natin. So, as much as possible, is you need to avoid this kind of interface dun sa website natin. Okay? Pero kung sakaling hindi nyo siya maiiwasan, you can use overflow para mabigyan ng work around itong pag-specify natin ng width tapos height. Okay, to summarize the box model, we talk about how essential to understand box model is. Kasi sinabi ko nga sa inyo sa start na palang ng lesson na every element of the HTML webpage is essentially, technically, box siya. Kaya dapat natin siyang maintindihan kung paano natin siya i-display at i-layout. So, another thing to consider is you always, it is prepared to use box sizing na ang value is border box apart from the default na content box ang yan ang ilalagay natin. Kasi kung matatandaan ninyo, ang box, border box, ang ginagawa niya is sinasize niya yung width ng element starting from the border up to the content. Unlike dun sa content box, nagsastart yung specification ng width tapos ng height dun sa content lang. Which is, hindi naman laging ganun nangyayari kasi there are other sizes na
kailangan pa natin i-consider, such as yung border tapos yung padding. So it is much prepared to use border box. Next one is we already discussed yung another selector. So from the last session, na-discussan natin yung mga commonly used selector. Pero another one that you can add to your arsenal is yung tinatawag nating asterisk star or universal selector. So universal selector is ito yung selector na pwede natin gamitin para ma-select natin lahat ng element dun sa web page natin. And then, pwede na natin siyang magamit para malagyan ng rule para dun sa lahat ng element ng web browser natin. And also, na-discuss din natin yung cumulative and collapsing margin. So, cumulative is ito yung from left to right. Tapos yung collapsing naman is ito yung top to bottom. Another one is na-discuss natin yung content flow. So with regards to content flow, ito yung gumamit tayo ng overflow property. So overflow property, we refer to it na ang nalilayout dun sa webpage natin is dun sa content, hindi dun sa box. Okay, so kapag naglampas na, ibig sabihin, maglalampas na rin yung content, hindi na siya isasama dun sa usual flow. So, meron tayong workaround dun, yung overflow property na nilagyan natin ng auto, pero as much as possible, hindi natin yung nilalagay kung sakaling gagawa tayo ng webpage. Okay? Okay, let's talk about background property. So, from the previous exercises, what we do with the background is we just change the background color. Pero, as you will know, on this lesson, there are many properties that we can use with regards to designing the background of our web page. So let's jump straight to the code editor and the web browser para makapagsimula na tayong explain yung background. Okay? Okay, I have here my code editor opened and meron na rin akong web browser na nakaraan na yung web page natin. So, as you can see, there is a simple web page na meron ng kukonting content. So, I have here one H1 and meron lang akong div na merong ID na BG. Tapos, meron akong nilagay na style na sinize ko siya ng 400 by 500. So, as just the same, ang gagawin natin is subukan natin gamitin yung background color. Tapos, sabihin natin, gawin na lang natin siya na crimson kagaya nito. Now, if we refresh this, ang makikita natin is meron na tayong background color na kagaya nito. Okay, so it is quite easy to have a background color. Pero paano naman kung gusto kong image ang ilagay natin? So pwede tayong maglagay ng other properties such as maglagay tayo ng background image. Okay, so background image, ang sunod natin ilalagay ay pwede tayong maglagay ng URL. So, URL specify kung saan nakalagay yung image natin. So, kapag tinignan natin, so sa folder, sa editor ko, meron akong inilagay na image. Ito yon, yung cry.jpg. At susubukan ko siyang gawing background. Kapag ginawa ko siya, ang gagawin ko is ilalagay ko lang. Since nasa, ano siya, cry.jpg. Tapos save natin. Tapos makikita natin na ito na yung background. So, medyo malaki yung background natin. So, subukan natin, palakihin na lang natin to. So, gawin natin itong sabihin natin. This is, sabihin natin 800. And sabihin natin, this is 1,000. Doblehin natin yung size. Pag na-refresh natin, mapapansin ninyo na, okay, yung entire HTML page is na-cover up na itong background image natin. Okay. So aside from background colors, pwede tayong maglagay ng background image. Okay, so you need to remember that the image location should be relative to the CSS file. So anong ibig sabihin nun? Kapag tayo ay gumamit ng external CSS, dapat yung location ng image is dapat relative kung saan nakalagay yung CSS file natin. So, ibig sabihin, kung nakalagay sa folder yung CSS file natin, dapat kung ganito yung pagkakalagay natin, edi dapat magkasama sila sa isang folder, yung CSS file tapos yung image natin. So, kung nakalagay ito sa ibang folder, edi meron tayong nakalagay na slash dito tapos yung ibang folder, yung pangalan ng folder, ilalagay din natin. So,
ito, takitandaan, relative siya sa CSS file, hindi dun sa HTML file, okay? Now, meron pa tayong ibang property na pwedeng specify. Lagay tayo ng background repeat. Tanggalin natin to. Background repeat, sabihin natin. Kapag nawain natin ng repeat x, ibig sabihin sa x-axis siya mag-re-repeat. So, kung mapapansin ninyo ay ang nadoble lang, palakihin natin ng konti, is ito. So, ito, tapos nadoble dito. Okay? So, na-repeat siya horizontally. Now, ano naman yung gawin naman natin siyang repeat y? Ano naman yung repeat y? Kapag ni-repeat y natin, na makikita natin is, ang nadagdagan naman is yung vertical position niya. O kaya naman pwede tayong maglagay ng no repeat. Okay. So, no repeat, ibig sabihin isa lang siya. Kagaya nito. Okay. So, isa lang yung nakalagay. So, we can also add the property of background position. Ano ba yung pwede nakalagay sa background position? So, background position, ang pinakasimple natin pwedeng gawin dito ay sabihin natin top right. Okay, top right. So, top right, pag nilagay natin yun, so mapupunta siya sa top right. Pag ginawa naman natin siyang bottom right, ay di, mapupunta siya dun sa bottom right. Okay. So, as you can see, kung mapapansin ninyo, eh, relative yung position ng background natin. Siyempre, dun sa size nung in-specify nating div. Okay? So, nandito siya sa pinaka-baba kasi nga naka-specify tayo ng bottom right. Kapag hindi tayo nag-specify nung second, ano natin, second position natin, kapag ginawa nating bottom lang, for example, ang mangyayari dyan is, mag-derive siya dun sa default, which is yung center. Kagaya nito. Okay? Kapag ginawa nating right lang, okay, and refresh natin, mapupunta siya dun sa bandang right, tapos nasa middle siya. Okay? Yun yung default. Now, there's a shortcut on this that we can use, so hindi natin siya may option tayo na i-specify lang siya into one line, so pwede natin gamitin yung background, tapos specify natin yung URL, sige, ilagay natin URL, ilagay natin yung cry.jpg. Tapos yung sasagay natin is no repeat para hindi siya mabago. Tapos ang position niya ay sabihin natin right. Okay. So, lahat ng ginawa natin kanina into one line na save na natin pag ni-refresh natin is ganito yung nangyari. Okay? So, ayan na. So, nandito pa rin yung URL. Kaya nakita pa rin natin yung image. So, isang beses lang natin siya nakikita kaya hindi nag-repeat siya. Tapos, makikita natin to the right. Kaya lang ang problema, kung mapapansin ninyo, ay nawala yung background color na crimson. So, paano yung nangyari? Bakit ganun yung nangyari? Paano siya nawala? Kasi, kung matatandaan nyo, sinabi natin kanina, ang pagbasa ng CSS is mula sa taas, pababa. So, dito, may nilagay tayo dito na background color, nilagay natin siya ng crimson. Kaya lang nga, nag-specify tayo ng panibagong property na background, kaya lang hindi tayo naglagay ng background color. So, ang pwede natin gawin dito is, syempre, ang default nito, kung naglagay tayo ng background color, is yung default niya na white yung background. So, pwede natin itong i-override, sabihin natin itong char sweat. Yeah, char, sure, I don't know. So, yan na, makikita natin na nabago siya. Okay. So, yun yung ano, isang one thing you need to realize kapag magdi-design kayo. So, ang pag-evaluate ng rule ng CSS ay simula sa taas sa baba. At kung meron kayong property na related dun sa isa't isa, so when you create a shortcut, dapat specify nyo, ulitin nyo pa rin yung nandun sa taas na property, nasa taas na property para hindi mawala yung property na sinet ninyo. Okay? Okay, in summary, we talk about the background properties of the web page by specifying the image, the color, and the position, and etc. Now, as you will realize on the succeeding lesson, it will be pretty complex kapag magkakaiba yung screen resolution no, na mag-access dun sa web page natin, di ba? So, for example, merong tablet, merong mobile, tapos merong desktop. And those devices have different resolution. So,
So you may be wondering and you may be reflecting kung ano ba yung pwede natin gawin kung sakali at kung paano natin ma-adapt yung mga background image, yung background property natin yun. So you'll find out on the next lesson kung paano natin, yung gagawin. Okay, so positioning element by plotting is an essential skill to learn kapag magdi-design na tayo ng user interface ng web page natin. Because you may found out that majority of the web page is ginagamit ang plotting para makapag-design ng kanilang mga HTML element. So ano ba yung ibig sabihin ng plotting? I-discuss natin yun mamaya. And ipapakita ko sa inyo kung paano mag-position ng element depende and habang nagre-resize yung browser natin. Which is mostly mangyayari nga kasi nga ang user natin can use different devices to access our website. Okay? So let's jump onto the code editor and start seeing plot in action. Okay, so here's my Visual Studio Code and the usual web browser, yung Google Chrome, naka-open na din. So let's inspect the element bago tayo magsimula with regards to explaining what plot is. So I have here one H1, tapos meron ako ditong div, tapos sa loob ng div is merong apat na paragraph, tapos binigyan ko siya ng individual ID kagaya nito, and then meron akong content na nagsasabi lang na this is the content after nung apat na paragraph. So tingnan natin yung CSS na nandun sa taas. So I provided a background color to the div na nagko-contain ng document, ng paragraph. So dark magenta siya. Tapos lahat ng paragraph is merong width na 50 by 50 pixel. Tapos ang border niya is 1 pixel solid, tapos black para makita natin siya na box. Tapos yung apat na boxes is ginawan ko rin siya ng kulay, niligyan ko rin siya ng background color para makita natin kung alin ba siya dun sa screen. So let's start the plotting. Subukan natin siyang i-plot right. Alright, gawin natin siyang plot right. And subukan natin i-refresh yung page. So ang makikita nyo dito, yung first paragraph natin is napunta na dun sa upper right, di ba? And kung mapapansin ninyo, yung tatlong box na dating nasa baba is nagtaas. So dito pa lang mapapansin ninyo na nabago na yung document flow nung content flow nitong webpage natin. Kasi nga, di ba supposed to be ito is nandito, nilipat natin siya dito, plinote right natin siya. Nawala na ito dun sa current na document flow, tapos napunta na dito sa bandang kanan. So ang mga element na ang mga plotted element is nawawala siya dun sa document flow. And then yung space na kung saan siya nilagay is nagiging empty. So ibig sabihin yung mga document na nasa usual na document flow is umaangat kagaya nito. Isa pang mapapansin ninyo is nagliit yung ano natin, yung background, yung div. Kasi nga malaki to kanina, 'di ba? So nag-shrink siya ng konti yung height kasi nga nawala itong first paragraph natin. And also kapag plotted ang element, hindi nagko-collapse yung border, kaya meron kayo yung margin, kaya kung mapapansin niyo merong border dito sa taas. Okay? 'Di ba kung ang diniscuss natin kanina is kapag vertical yung margin is nagko-collapse siya. Okay? So nagsasama siya in a sense na kung alin yung mas mataas na border, yun yung inherit, yun yung nakukuha. Pero since this is plotted element nga, hindi siya kasama sa document flow, kaya ganito yung nangyari sa kanya. Now, subukan natin to. Okay, so there's one thing that we can prove na talagang nawawala siya sa document flow. So subukan natin to, gawin natin siyang yung lahat ng paragraph. Okay, so ang nangyari is tinanggal ko na yung float right dito sa paragraph 1. So babalik siya dun sa dati. Ang gagawin ko is yung float is ilalagay ko dun sa lahat ng paragraph. So ibig sabihin yung apat na paragraph is magpo-float left. Tapos sabihin natin, subukan natin na ganito. So float left na siya. Lagyan natin ng margin right. Sabihin natin margin right. Tapos sabihin na lang natin na 10 pixel.
para maghiwa-hiwalay siya. So, naghiwa-hiwalay na siya. And then, kung mapapansin ninyo, since lahat sila nga is nawala na dun sa document flow, ang natitira na lang na content ng div is itong nandun sa section. Okay? So, ito na lang yung natural yung document flow dito sa ano natin, dito sa container natin na div. Okay? So, paano natin yun mababalik dun sa dating flow? Kasi nga, ito nawala na. Tapos, ito yun na lang yung nag-occupy sa div. Paano natin siya magagawa na mababalik siya dun sa dating flow? Kung yung ang mga nauna sa kanya is floated na, paano tayo babalik dun sa dating document flow? So, kung titingnan natin, itong section is isa siyang block level element, diba? Block level element siya. So, supposed to be ikakainin niya itong buong space na to. Pero, hindi yun yung nangyari. Kasi, inoccupy na lang niya yung space na kinain na nitong mga floated element. So, we are looking at a web page na hindi usual yung flow ng element niya. Kasi kung usual yung flow nito, ibig sabihin ito is nasa bandang baba. Okay? Kasi nga, block level siya. Hindi siya inline. Now, paano tayo babalik sa dating flow? So, ang pwede natin gawin is magde-declare tayo ng panibagong CSS property. Lagay tayo ng section. Tapos, ang kukunin natin is yung clear. Okay? So, ang gagawin ko is clear left para bumalik sa dating document flow. Yung kasing nangyari sa atin is plinote natin to the left lahat nitong element na lahat ng paragraph natin. So, para bumalik siya is kailangan natin siyang i-clear. Pag ginawa natin yun, mapapansin ninyo na bumalik na siya sa dating flow. Okay? So, yung section is nagbalik na sa dating flow ng element. Naging block level na uli siya. Tapos, ito is naging ganito na. Naging ano na siya. Naging part na uli siya nung div natin. Okay? So, subukan pa nating dagdagan. Now, ang sunod kong gagawin is gusto ko naman tong bumaba. Ito. Ito, pababain ko siya. Now, paano natin yun gagawin? So, ang gagawin ko dito, nandito tayo sa Dodger Blue, ang gagawin ko is kailangan kong i-clear yung left ulit para bumaba. Subukan natin yun. Kapag clear natin yung left, kung mapapansin nyo, nagbaba na rin siya. Kasi itong kulay blue, starting from the Dodger Blue, dun sa paragraph number 3, is nagbalik siya dun sa dating document flow, diba? So, ibig sabihin, nagbaba na rin siya. Okay? So, hopefully, nag-get siya kung anong ibig sabihin itong float. Now, meron tayong kailangan gawin with regards to clearing the side, the left and the right side of the document. So, paano yung ibig sabihin nun? Tatanggalin ko din to. Okay? So, balik tayo dun sa dating design. So, ito na yun. Now, ang gagawin ko is, ito ay float. Gagawin ko na tong float left. Tapos ito is gagawin kong float right. Now. Okay. So pag ginawa natin 'yon, mapapansin niyo dito na ito yung paragraph number 1 since hindi na nga siya kasama sa document flow kasi plinote left natin siya, mapapansin niyo na nandito siya. Ito 'yon. Okay? Itong kulay blue na nakikita niyo sa bantang taas, ito yung paragraph number 3. Ito yung paragraph number 1, ito yung paragraph number 2, tapos ito yung paragraph number 4. So, itong paragraph number 3, since nandito siya sa usual flow, nag-collapse yung border niya dito sa taas. Pero since ito nga, paragraph number 1 is plinote natin to the left, nagkaroon siya ng border dito. And as you can see, floating siya. Ibig sabihin, nakalutang siya dito sa bandang kaliwa. Floating lang siya, nakalutang. Kapag nakalutang, ibig sabihin is hindi naaapektuhan yung ibang element. Nakahiwalay siya dun sa actual na flow ng content. Now, paano natin babalik ito sa dati? So, syempre, yung pangatlong paragraph, kailangan na natin dito maglagay ng clear. Okay. So, ang gagawin natin, clear right or clear left? So, anong gagawin natin kapag ginawa natin clear left. Pag clear left, ang mangyayari dyan is babalik siya dito sa ayos. Okay? So, nag-ayos na. Kaya lang kung merong isang circumstances na ginawa natin to,
sabihin natin, lagyan natin ang height itong isa. Tapos, gawin natin, sabihin natin mas mataas. Sabihin natin 300 pixel. Now, itong paragraph number 2 pala, kasi ito yung naka-float right. Okay. Pag ginawa natin itong 300 pixel, so ibig sabihin ito, lampas na. Diba? Hindi siya nakasama dun sa usual na document flow. So kapag binago natin ito, tapos ginawa natin itong float right, kapag ginawa natin ito, and ito na, nag-ano na siya, nag-conform na siya dito dun sa float right natin. So paano naman kung sakali na ito naman ang lagyan natin ng height? Okay. Sabihin natin, gawin natin 400px. Okay. Kapag ginawa natin 400 pixel, kung mapapansin ninyo, is natabunan na yung paragraph number 3 natin na nakalagay dito. So, ibig sabihin, nag-conform siya dito sa right, pero hindi naman siya nag-conform dito sa left. So, ano nang ilalagay natin dito? O hindi pwede yung right and left. Dito na pumapasok yung clear both. Okay. So, ibig sabihin, both side is ibabalik natin. So, sa usual document flow. Pag ginagawa natin yun, di ba, kahit alin man yung mag-adjust dito sa kanan tapos dun sa kaliwa, is magiging okay na. Magiging okay yung arrangement, yung pagbalik niya sa dati. Okay? Okay, so let's use the concept of floating in a practical application. So, ang goal natin is makagawa tayo ng two-column design ng webpage natin. So, ang goal lang is merong dalawang column. The side-by-side is magkatabi sila. Okay, so let's take a look at the browser. Ito yon sa bandang kanan. And the Visual Studio Code, makikita natin yung element tapos yung content ng webpage natin. So, it's a simple webpage na merong H1 tapos merong dalawang paragraph. So, meron akong dummy text na nilagay dito. And then, kung mapapansin ninyo, sa bandang taas, nandito na yung HTML nakalagay na din. So, I provided some div. So, lagay tayo dito ng div. Wala. Hindi natin lagay yung div. Tapos, ang gagawin ko is ilalagay ko tong dalawang paragraph natin. Let's refresh. So, nandito na yan. Medyo hindi nakita yung kulay brown. Kasi pareho sila ng kulay. Lagyan natin ng panibago. Let's have color. Sabihin natin. What's color? Red na lang. Alright. Pag nilagay natin to, ganito na yung magiging itsura. Okay, medyo masakit sa mata, pero okay na yan. Now, nakalagay dito is ito, yung kadidiscuss pa lang natin, kagagawa pa lang natin kanina, that we have a red background for the div. Tapos, dun sa paragraph, is meron tayong 50% na width. So, kung mapapansin niyo dito, hindi ako gumamit ng pixel. Rather, I used percent. So, ibig sabihin yan, 50% siya ng viewpoint. So, ibig sabihin, kung gaano man kalaki yung screen, so 50% yung ma-occupy niya. Now, I have paragraph number 1, yung cyan. Tapos, yung paragraph number 2 is itong dark slate blue. Tapos, binalik ko yung usual flow. Yung section is ginawa kong clear both para walang makalampas sa kanya. Para siyang nasa inline black talaga. Lahat ng element na pagkatapos nito is supposed to be dapat bumalik sa dating position sa element flow. Now, bakit ginawa natin itong 50% pero kung mapapansin ninyo, hindi pa rin ito nag-stuck dito sa bandang kaliwa. Bakit kaya? Okay. So, ang nangyayari doon is kung mapapansin ninyo at kung natatandaan nyo kanina yung unang lesson, hindi pa natin nagagawa yung box sizing. Okay? Kasi nga, nagawa natin na 50% yung width, pero naglagay tayo dito ng 1 pixel dun sa border. Since ang 50% lang dito is yung content, dinagdagan natin ng 1 pixel, ang nangyari is bumaba pa din siya kasi sobra siya ng 50%. Now, paano natin yung gagawin? So, kung matatandaan ninyo, we have the universal selector. Tapos, gagamitin na natin yung box sizing.
Tapos, i-override na natin yung content box at ilalagay natin siya sa box sizing. Kapag naging box sizing na siya, magiging sure niyan is ganito. Makikita na natin siya na side by side. Okay? Now, subukan natin itong lagyan ng padding para medyo maayos yung ano yung display ng text, sabihin natin. About 5 pixel. Okay? So, ito na. Tapos, ang sunod natin gagawin, since we only use this color para makita natin yung content, tanggalin na natin to. Tanggalin na rin natin to. Tapos, tanggalin na rin natin to. Tapos, tanggalin na rin natin yung border. Okay. Para makita lang natin yung column side by side. So, ganito yung itsura, di ba? Pag pinalaki natin yung browser, this looks something like this. So, lagi siyang two column. Pag pinaliit natin yung browser, kagaya nito, di ba? Nag-response pa rin siya into two columns, kagaya nito. Okay. Okay, to summarize, we talk about floating element can provide very flexible layout. So, as we seen dun sa last na ginawa natin na flexible yung layout niya kasi nga ginawa natin ang size nung paragraph dun sa two column is ginawa natin 50% ng viewpoint. So, ibig sabihin hindi siya conform dun sa specific pixel. Kung gaano ka laki yung viewpoint niya is automatic nag-a-adjust yung width. So, pwedeng maging flexible yung element natin kapag gumamit tayo ng float. And also, float are taken out of a normal document flow. So, natatanggal siya dun sa normal document flow. So, lumulutang siya in a sense na nawawala siya dun sa actual na takbo ng document content natin. So, since it is floating, hindi rin siya nag-conform dun sa general rule na yung vertical margin is supposed to be magko-collapse. Okay? And also, para ma-resume natin yung normal document flow nung content nung webpage natin, ginagamit natin yung clear property.